So again, good day, welcome back to our channel, and if you're new, please do like and subscribe, hit the notification bell para updated kayo every time na may bago tayong upload. So today, pag-usapan natin si Top Flower Farm, and currently, yung price niya ngayon is nasa 2 pesos. So, TPF, 2PHP, check natin sa CoinGecko. Okay, wala siya dito, no? So, CoinGecko. Ayan, top flower farm. So, 2 pesos, 0.05. And yung need mong ipasok dito is check natin sa new offering. So, ito pag-usapan natin how much is the entry cost. So, naka-sale pa rin siya from 200, nagiging 100 lang yung flower mo. And kung hindi ka bibili ng land, all you need to have is dalawang NFT flower. And yung total cost nun is 100 is nasa 200 coin, is nasa total cost is 409. And yung earnings dito hindi ko masabi kasi safe to say kung walang buff, more or less ano, nasa 15 token per day yung makukuha mo dito. And in my case, nasa 137 now, and every 4 days ako nagwi-withdraw. Ito free lang yung mga land ko, and ang binili ko lang is yung NFT plant, and babuff natin sila. So yun, 3 buff ng time. So ayun, 3 buff ng time. Pag inapat mo yan, hindi na mag-ano yan, succeed. Succeed ba? So wala na, hindi na siya pwede. So pag pag ganyan, eto, hindi pala time to, ano to, yield ng mafa-farm mo. So 3 ano lang, 3 increase ng yield ng farming, and 3 time reduction yung pwede nyong i-buff dito sa plants nyo. So mag-buff tayo ng 3 sa each plant. So nag-buff ako ng 60%. Yun, pag nakapag-farm siya on the spot na nagbabuff ka, i-minus mo na yun, gawin mong 4 kasi not counted na yung unang buff since nagtumain na siya ng ano, sun. So hindi na siya pwede. So dito tayo, tagan natin ng 3. So yun, gawin natin 4. So hindi na pwede. So pag ganyan, click mo na yan, and mapapansin nyo yung kulay ng land niya is kulay not totally green. So all you need to do pag ganyan, hindi naka-maximize yung ano niya. 100% to. Yun. Hindi naka-maximize yung farming state niya. So lagyan mo ng land buff. So magiging kulay green na siya from dry grass to fresh grass. So ito hindi pa need ng ano, buff yan. Since magkasing kulay pa sila, no? So, withdrawal. Paano ba to? So, pag nag-withdraw naman, punta ka sa inventory. So, try natin mag-withdraw ngayon. Meron tayong 137. 141 token na pala. So, 141. Divide natin sa 4. Meron tayong clean na 35 token. Times 2 nyo yan. 35 token. Times 2. Meron tayong 70 pesos sa token na ito. Since yung conversion rate, click natin yung conversion. Also, pag nag-click ka na, nag-confirm ka na, hindi mo na pwedeng i-cancel yan. And need mo na i-proceed talaga yan. Wala nang balikan pag nag-click ka ng confirm. So, once gusto mo nang mag-withdraw, maging fix yung decision mo, kasi pag na-click mo na yan, hindi mo na mababalik yung ano,
Magpipending na yan. Kahit i-cancel mo yan, magpipending na yan. Need mo talagang i-proceed yung ano, transaction pag na-click mo na itong confirm. So, dito, nakasaad, F is yung token, will be deducted and kept until the process is successful. So, if reject or transaction failed due to the lack of gas fee when will be pending for 24 hours. So, magpipending yan 24 hours. So, ewan ko lang kung may chance na masunog yung kinonvert mo kung di mo mahahabol yung gas fee na bayad since nag-fail nga since kulang ka sa gas fee. So within 24 hours baka pwedeng masunog yung ano mo, maging ano, mawala. Pero hindi natin alam. I've tried it once. Hindi naman nawala. So matagal siyang ano eh. Kaya ang nangyari kasi kinonfirm ko tapos kinancel ko. Tapos nung time na gusto ko na mag-withdraw, hindi ko ma-withdraw kasi mayroon akong naka-pending na transaction na yung unang click ko nitong confirm tapos kinancel ko. So ibig sabihin nun, pag once na-click mo talaga to, talagang kung ano yung amount that time na na-click mo yung confirm, yun yung ma-out mo. So please take note of that. So proceed tayo. Once you are agreed to convert, you will not be able to cancel or change the number of F token until the conversion. So ayan, nakasaad, clear na clear. So yun yung, ito yung wina-warning ko sa inyo. So make sure na maano nyo yan. So sa side ko, every 4 days meron akong 141. So 7, that's 70, divide natin sa 4, meron tayong 17 pesos daily dito sa farm. And hindi lang ito yung ano ko, meron akong dalawa nito. So 17 times 0.5 times 2. So meron na akong 35 daily dito. And kung gusto mo mag-maximize, pwede naman gawa ka lang ng ano, multi window ng Chrome or mag login ka lang sa different browser like Firefox, Brave, Google Chrome, or kung sa Google Chrome gusto mong ano, pwede ka naman mag-add ng account doon sa Google Chrome and mag-install ng different MetaMask doon. And mag-create ka na lang ng ano. So yung investment nasa 409. Di pa kasali gas fee niyan, so make sure na may extra kayong pang gas fee. So try natin mag-withdraw. So meron ng 141. At ano to? Okay. Okay, may ano siya, pop out, pop again. Ba't ayaw? Ah, okay. Hindi siya pwedeng need mong i-manual talaga. So, okay, 141. So, i-withdraw ko na 141 max. So, meron 28 token. Bakit 28 lang? Divide 4. Dapat 35. Ah, okay, may lock period siya, no. So, okay, may bago to, bago ko lang nalaman to. So may lock period na pala siya la. So from day 1. So day 20 mo pa mawi-withdraw yung full. Well, in that case, pwede naman. So hindi ko na lang i-withdraw to. Hindi ko na i-withdraw to. Antayin ko na lang yung day 20 para ma-full yung kuha ko. Sayang din eh. Laki niyan, 9% yung deduction. 19, laki niyan. 28 lang yung makukuha ko, 28 times 2. So 57 pesos lang. Instead na 70, sayang din eh, sayang. So hindi naman masyadong gumagalaw yung token. Naka-fix naman siya sa 2 pesos. Kaya goods pumasok dito ngayon eh, kasi ayun oh, paangat pa nga yung ano eh, yung token value niya.
change natin yung view sa 30 days kung ano yung, so ayan, from 2 pesos to, from 3 to 2, so nag 1 peso na siya, no, 1.9, 1. something, so 1.89, 1.88, so mga nag 1.80 na yung token, and still fighting pa rin naman siya, nag-umangat. So, goods, na, goods pumasok pa rin dito. Kung may 400 ka, sabihin natin 400. Dalawang account. Sabihin natin 15 per ano ka, 15 per day. Times mo sa 20 days. So, meron 300. Divide mo sa 4 yan. So, meron kang 75 na token. Yung 75 mo, 153. 20 days. So 20, ito times 2 mo yan. Kung i-times 2 mo yan, 153 times 2. That's 1 month and 10 days. So nasa 300 ka na. 300 pesos. So rough safely, safe to say, mga 1 month and 15 days yung ROI dito, or 1 month and 20 days yung ROI dito sa game, sa price ngayon, ah. So volatile yung ano, hindi totally fixed yan. So in my case, hindi ko na lang i-withdraw yan, and i-close na natin tong CoinGecko, and ito rin kasi naglalagaw. So ayun, yun lang yung ano, yung update dito. So the costing is 100 token, so free yung land. Kung meron kang gusto mong magbalak pumasok dito, free yung land. And once na purchase mo na dito sa new offering, punta ka sa inventory, magpapapot na dito yung ano mo, yung NFT plant mo dito. So ano ba to? Ano H? No, meron ako nito. Hindi ko alam to, ah. Anyway, so yun, hanggang dito na lang. Peace and out, and like and subscribe. Tap Flower Farm. So yung link ng game is ipopost ko sa description box. So yun, peace and out. Like and subscribe. Chill.